a planting. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Alagay po yan sa Romans 6:5. Ito yung binabanggit ko. Kung paano kagaya ng kanyang kamatayan, ay ganun din naman kagaya ng kanyang pagkabuhay na mabalik. Kaya kung ikaw ay tunay na nabautismuhan, yung aral ng ating Panginoong Yesus, kasasabikan mo yan, linggo-linggo. Hindi ka tatamari sumamba. No, yung iba kasi, kaya nung sumasamba, humihingi ng awa. Ganun, nagpapakita sa Diyos, nagpapangga. Pero hindi naman inaaral yung Biblia. Kailangan ito kasing aralin eh. Kailangan mo itong sabihin sa iba. Kailangan mo itong ipahayag. Ito, bukod dito sa confession, yung pag-amin mo, ipapahayag mo din, ibubukas ng iyong bibig. Ipapahayag mo yung salita, ipapangaroon mo na yun kasi gagawa ka rin ng isa pang alagad na kagaya mong dating alagad. Napakahalaga po ng ganitong bagay na ipinapakita ng Biblia na kung saan, kung paano si Kristo ay nagkaroon ng ganitong kalagayan, dapat din yung bawat isa sa atin ay mahalintulad sa kanyang lumalakit sa kanyang ginawa. 6:5, sapagkat kung tayo ay naging kalakit niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Napakahalaga po ng bagay na ito na binabanggit ng banal na kasulatan at kumakalipulan sa ating Panginoong Yesus. Ayan, planted in the likeness of Christ. Iba ka na, pag-usbong mo, di na ikaw yung dating madamot, masama ang ugali, mahilig din ang ulo, mahilig makipag-away, makipag-dismina, mga ganon, nagsusugal, makalagkalag sa daan, ubad-baro, hindi ka na ganon. Kasi nahugasan ka na, nalinis ka na, nakagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus na yung kanyang katawang sarili, ganito yung nangyari. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Napakalilino naman ng mga binabanggit sa Biblia kung paano dapat natin makita ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Go into the water. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water, go into the water. Ibig sabihin, what doth hinder me to be baptized? Naalala niyo yung eunuch na inaaralan ni Felipe. No, kasi mga yan, mga taong itim, mga negro, na hindi naniniwala sa Diyos. Diba, alam natin, pagka mga negro, may mga kinikilala din yan ng mga ibang mga Diyos. Ang sabi doon, andyan na yung kayong tubig, ano nakaharap lang. Bautismuhan mo ko. Saglit lang yun, kinausap lang, inaralan. Kaya wala sa atin yung, tutuparin mo yung pitong doktrina ng iglesia. Walang ganun. Wala naman nakalagay na pito eh. Meron pa 12, sabi nila. Para ikaw ay bago magpabautismo. Hindi! Inihiling na ng tao ngayon na. Gusto ko na magpabautismo na. Intindihan ko na yung aral. Ganito pala. O na. Pabautismo na. Ito yung isang halimbawa ng eunuch at ni Felipe na ginawa yung bautismo. Oras lang, baka minuto nga lang yung bininang. Para aralan. Importante kasi makarinig ng aral ni Kristo. Bahala na sa Diyos. Sukatin niya kung yung pananampalataya nga ay tunay na nasa kanya na. Ano po? Nasa kanyang paraan yun. Ayan. Binautismuhan Felipe. Ano po? Ayon dun sa, ano ba yung talata nito? Acts 8:36-37. Palagay po dyan ang paraan na ginawa nitong si Felipe. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsitating sila sa dakong may tubig. At sinabi nung bating, narito ang tubig, anong nakahadlang upang ako'y babautismuhan. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. I believe. Diba? Sabi doon, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kapirasong ano lang yung pag-uusap nila, sumampalataya agad. Isang halimbawa ito ng banal na kasulatan na hindi na kinakailangan pa ng doktrinal na ginagawa ng iba. Kinakailangan niya ka. Ang daming pinagagawa doon sa babautismuhan. Lahat iniutos ng tao na dapat ganito ang gagawin. Wala naman sa Biblia. Kagaya ng binabanggit natin. Iniutos na kasi ng tao yun. Napakaraming mga inilalagay sa paraan ng pagsamba. Meron mga kung ano-anong
na naging tradisyon at isang lokal. Wala pong ganun. Napakasimple lang at payak ng pagkakatipon. Hindi magulo, payapa, hindi maingay. Simple-simple lang ayon sa aral ng Biblia. A washing. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Yung iyong kasalanan tumatawag, nasabi diyan. Acts 22:16, ayon sa pagpapakilala ng banal na kasulatan. At ngayon, bakit ka tumitigil, magtindi ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yung kasalanan na nagagawa ng tao, tumatawag daw sa pangalan ng Panginoong Yesu. Kaya hindi maaari na hindi mababautismuhan ang isang kaanib. Kasi iyon ay utos ng Diyos at ipinakilala ng lahat ng mga sumunod sa ating Panginoong Yesus, maging ang mga apostol, sila man nabautismuhan. Ikaw ay magbautismo, hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Meron po itong kahulugan na kung saan kapag kayong bautismo ay tinanggap ng isang tao, mararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Ewan ko kung nararamdaman niyo yung iba, na siya ay tunay na magiging bago na. Yung tubig na yung palamuti lang yun. Hindi naman porque ikaw ay nalublog doon ay pag-aawang na iba ka na ulit. Hindi ganun. Isa lang yung paglalarawan ng paglilibing, kaya tubig. Ano po, yung ginamit sa banal na kasulatan na halimbawa kung saan inililibing sa pamamagitan ng tubig, kaya nga hinuhugasan ang isang taong makasalanan. Ayan, yung isang halimbawa na ginawa ng mga panahon ng ating Panginoong Yesus. Masakit nga yung pagkakabanggit dito. Maraming nakikinig sa ating IK Juan Bautista at doon sa kanyang pangangaral, matindi yung kanyang binanggit dito sa mga salitang ito sa Matthew chapter 3, verse 11. Nakalagay po ang ganito. Sa katotohanan, dito kasi inilalarawan kung paano yung bautismo sa 11 na ito ay nagpapakita ng tatlong uri. Ano po? 11? Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig. Sabi ni Juan, para doon yung sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kayo sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapa. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yung ating Panginoong Yesus.